para sa unang lalaking magtatangkang hawakan ng aking mga kamay. Marahil ay kailangan mo munang malaman kung bakit sila ang pinakapaborito kong pape ng aking katawan. Marahil ay kailangan mo munang alamin ang kahulugan ng bawat haplos, bawat pilantik, kung ano ang nagdudugtong sa mga ugat, kung bakit sila sa akin ay mahalaga, kung bakit hindi ko sila ipapaubaya basta-basta. Para sa unang lalaking maglalakas loob, marahil ay kailangan mo munang malaman kung bakit ang mga kamay ay ipinapaalala ang buhay, na sa simpleng paglapat ng ating mga palad ay nagdidikit ang ating mga pulso, na sa unang araw na natuto tayong kumaway ay natuto din tayong magpaalam. Na sa maingat nating pagsilid sa mga mahal natin sa buhay, sa ating puso ang mga daliri, magsisilbing mga tadyang na poprotektahan sila, na hindi natin minsan naiiwasang humiipit. Nagiging hawlang sa kanila yung umiipit, na minsan kahit gamitin natin sila bilang mga kalasag para protektahan sila, ay minsan sila pa ang rason kung bakit merong mga relasyong basag. Na sa tindi ng kapit natin sa kanila ay siyang lalim ng markang iiwan nila bago pa magdikit ang ating mga balat. Maaari bang ikwento mo muna sa akin kung anong paulit-ulit mong ibinubulong sa kanila kapag pinagdidikit sila at mataintin ang hapikit ang mga mata kapag habang nagmamakaawa ka sa mga santo na pakinggan ka habang nakaluhod ka sa harapan ng dampana. Para sa'yo, sa unang lalaking magtatangka, bago mo sila hingin, maaari bang ipakita mo muna sa akin kung paano mo hahabutin ang aking mga daliri, paano mo sila kikilalanin dahil sa totoo lang. Maski sila'y napagod na sa kakabilang kung ilang beses akong gumigising na tanging umot lang yung mayakap sa akin, maski sila'y napagod nang hulihin ang aking mga hinaing na labas-pasok lamang sa aking kwarto. Kailangan mong malaman, hindi ako yung tipong nadadala ng buladas ng ingay ng mga palakpak. Ilang beses ko nang nalasahan ang masangsang na kalawang sa halik ng kamao, tinuro nila sa akin na ang mga kamay ay pwede maging mapamugsa maski pa sila'y kamay ng iyong ina, ama, guro, kalagulo. Tinuruan nila ako na minsan hindi tamang ibase ang laki ng puso sa laki ng kamao. Tinuruan nila akong lumaban, gamitin silang sandata, sanggahan ang mga mapagpanggap na nabigla lang ako, hindi na ito mauulit pa. Pwede ba? Pwede ba? Natuto akong masanay sa pag-iisa dahil inensayo nila akong punasan ng mga luha na gamit lamang silang dalawa. Tinuro nila sa akin na kahit takpan natin ang ating tengay, sasaksihan pa rin natin ang kawalan ng hustisya bago mo sila hingin. Maari mo bang kabisaduhin kung ano ang aking ibig sabihin tuwing ako'y namamalimos? Huwag mo sana akong itulad sa isang musmos na namamalimos na akala lang ng lahat ay nanghihingi ng barya kung ang totoo sa klolo ang kailangan nila. Bago mo kusgahan, maaari ko bang malaman kung paano mo sila tinitignan kung matapos mo silang hugasan para malaman ko naman kung paano mo ako aalagahan dahil sa totoo lang, kahit maliit lang ang sugat sa kalingkinan, ang bawat nerbyo ay malubha pa rin maaapektuhan. Kaya pa rin ba nila akong saluhin kapag idinadaan ko sa pagsigaw ang mga takot? Kaya pa rin ba nila akong saluhin kapag ang una kong solusyon sa di pagkakasundo ay abutin ang pinto sa baltakbo? Bago mo sila hatakin, maaari bang pansinin mo muna ang hiwagang bitbit nila, kung bakit ang mga bulag ay nakakapagbasa at ang mga pipi nakakapagsalita? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo,
Hindi ako yung tipong madaling mahalin. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo. Para sa unang lalaking magtatangkang hawakan ang aking mga kamay, nakakabit sa kaya lang aking pagkatao. Ang bawat mahal kita, sabay hawak sa iyong kamay, ay magiging lubit na humihigpit at hindi ko maipapangako, hindi sila magbubuhol-buhol ang maipapangako ko pag sakaling dumating ang panahon na puputulin mo sila. Ang ibang parte ng aking pagkatao ay kasama sa mga maleta mo. Ngayon pa lang sinasabi ko na, alamin mo muna kung bakit sila dalawa. Para habang inaabot ang mga pang-arap ng kaliwa, aalagaan at hindi pababayaan ng kanan ng mga nasa ibaba. Ngayon pa lang sinasabi ko na, maaari ko bang malaman kung paano mo imamarka ang iyong sarili sa aking katawan? Kaya ba nilang lagyan ng mga tala ang karimlan ng mga nagkalat na pasa? Kaya pa rin ba kitang maramdaman kahit hindi mo laging nahahawakan? Bago mo ako hawakan, maaari ko bang malaman kung paano mo ako bibitawan? Para kung sakaling iwan mo sa kalagitnaan ng daan, mahanap ng kaliwang pabalik sa kanan para sakaling dumating man ang panahon na magkakalakas loob ka na at haharapin ang aking mga magulang sabay sambit ng nais ko po sanang hingin ang kamay ng inyong anak, ay sigurado ka sa pinagsasasabi mo.